Inanya ko po kayo na tumayo saglit upang atin pong basahin ang banal na kasulatan. Buksan po natin sa Malakias, Malachi chapter 3, beginning verse 6 to 7. Whatever version you have, at mula po sa NIV, sabi po rito, I am the Lord and I do not change. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Now return to me and I will return to you, says the Lord of heaven's armies. But you ask, how can we return when we have never gone away? Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa iyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo kung hindi naman kami lumalayo sa inyo? Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang tema pong ito ay binigay ng Panginoon sa puso po ng atin pong Bishop Vincent Javier. At sa loob po ng tatlong Sunday po na ito, magmula po noong nakaraan, ay ang tema po na gustong patunguhin natin ay yun pong returning to God or the return. At mula po sa Hosea na tinuro po ni Pastor CJ noong pong nakaraang Sunday at sa susunod din po na linggo, ay dito lamang po kukuha sa dalawang passages po na ito, sa Hosea chapter 6, 1 to 3, at ngayon po ay sa Malachias chapter 3, verse 6 to 7. At mula po rito ay makita natin ano ba talaga yung gusto ng Panginoon na isakatuparan at naisin niya na pangungusap sa bawat isa. At ito po yung itinuturo sa kabuuan po ng Jesus Reigns mula Luzon, Visayas, and Mindanao hanggang sa mga international outreaches po natin. Ito lamang po yung pinagbabatayan ng mga pagtuturo sa tatlong Sunday po na ito. Yung aklat po na ito ng Malakias ay alam natin na nakapangalan po ito sa propeta na si Malakias. Marami po sa mga libro sa banal na kasulatan ay naipangalan sa mga tao po na sumulat, o maaari pong yung sumulat po nito ay hindi mismo yung nakapangalan, pero po ibig sabihin po noon ina-acknowledge niya na siya po ay disciple nun pong propeta na yon, o kaya po ng isang apostol na siya pong may kaisipan at konsepto ng lahat po ng mga naitalaga. Makikita rin po natin sa banal na kasulatan kung sino po ang mga sinulatan ng mga tao at ano ang naisin ng Panginoon, ano ang layunin niya, bakit niya po ito sinulat. Si Malachi po, his name means messenger. Isa po siyang mensahero ng Panginoon. At kung atin pong titingnan ang senaryo po ng mga nagdaan sa kanilang mga buhay, alam natin po na ang mga Israelita ay nadalang bihag doon po sa Babylonia. Bakit po sila dinala sa Babylonia at sila po ay nadalang bihag? Ito po ay plano ng Panginoon dahil po sa mga kasalanang nagawa ng mga Israelita. Ang isa po sa mga kasalanan na kanilang ginawa na pinagbatayan po bakit 70 taon sila doon, ay ang hindi po nila paggalang sa araw po ng Sabat o araw ng pamamahinga. Sapagkat sa bawat linggo po ay mayroong isang araw na yun po ipapamahinga nila at yun po ay guguguli nila para sa Panginoon. Sa bawat anim na taon din po, pang pitong taon, ipapahinga po nila ang lupa, hindi po nila ito pagsasakahan, hindi po nila to pagtataniman. Hayaan lamang po nila na kung meron pong natir doon na mga pananim, hayaan lang nila na mamunga po yon, pero hindi na po nila to bubungkalin sa loob po ng isang taon para mapahinga po ang lupa. Para sa susunod po na taon, ito po ay mas lalo pang mapakinabangan ng gusto. At sa loob po ng 490 years ay dire-diretso po ang mga Israelita na hindi pinahinga ang lupa. Kaya po yung 70 taon sa 490, binawi ng Panginoon, dinala po sila sa Babylonia para mapahinga po ang lupa.
isa pa rin pong dahilan ng kanila pong pagkakadalang bihag sa Babylonia ay yun pong kanilang paglayo at paglisan sa Panginoon na ang ginamit po ng Diyos ay napakasakit na mga larawan, pero ipinakita din po yung napakalaking pagmamahal ng Panginoon. Kung papaano pong ang isang propeta na katulad po ni Hosea ay ginamit ng Panginoon para lamang ilarawan gaano magmahal ang Diyos sa mga Israelita. Alam niyo po ba na napakahirap para sa isang propeta na kinikilala nung panahon na yon, at nung siya po ay mag-aasawa, mamimili siya ng mapapangasawa niya na alam niya na yung mga tao ay mamahalin din yung kanyang asawa. Pero ang problema po, kinausap siya ng Panginoon at ang sabi po kay Hosea, ang papakasalan mo ay si Gomer. At si Gomer po ay tinuturing na isang prostitute nung panahon po na yon. Marami po siyang mga lalaking mga kinasama, pero ito po ang papakasalan nito pong propeta Hosea. Parang hirap po, no? Paano niya gagawin yon at ano ang sasabihin ng mga tao? Sa kabila po noon, sumunod si Hosea para lamang po ipaalam sa mga Israelita, ito ang pagmamahal ng Panginoon. Could you imagine, nagkaanak po si Hosea at saka si Gomer, at nung maawat na po yung kanilang anak, malaya na po itong si Gomer, naghanap na ng iba. Hindi lang po yun, nagpabayad pa po siya. Pero po siya, aabutin pa rin po ni Gomer ang kanyang asawa dahil po sa utos ng Panginoon, magkasundo uli kayong mag-asawa. Excuse me po. Medyo kumati lang po. Huwag po kayong matakot. Huwag na po muna kayong mag-isip. Nalalakas lang po ang aking mga salita. Nung si Malakay po ay magsulat po nito, alam niyo po ba ang nangyari sa mga Israelita? Pagkaraan ng 70 taon, nakabalik na po sila sa Israel, sa kanila pong promised land. Marami pong inutos ang Panginoon sa kanila, ayusin ang templo, unahin ang templo, unahin yung walls, pero hindi po nila ginawa. Nung umpisa po, masigasig sila sa kanila pong mga ginagawa na ito. Pero po pagkaraan lang ng ilang panahon, ang inintindi na nila ng gusto, sarili nilang buhay at kabuhayan at kabahayan. Nakaligtaan po nila nung panahon na yon na asikasuhin po yung unang dahilan bakit po sila nakabalik sa promised land. At iyon po ay unahin ang sanktuaryo at para po masamba ang Panginoon sa lugar po na yun. Mula po sa pagkakadalang bihag na 70 taon, at nang sila po'y bumalik, bibilang po ang maraming mga taon na napapabayaan po yung layunin ng Diyos na gawin po sa lugar ng lupang pangako. At aabot po ng halos 100 taon na na hindi nila naisa sa katuparan ang pinagagawa ng Panginoon. Kaya naman ang Diyos po ay nagpadala ng mensahero sa pamagitan din ni Malakias nung panahon po na yon sa mga taong nakakalimot. Tingnan niyo po yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, buti na lang hindi ka nakakalimot. Ano ang sabi nung katabi niyo? Nakakakilabot ang sinasabi mo. Kaya ang mensahe po ni Malakias sa libro na ito ay, turn around, you're going the wrong way. Parang ganito po. Yung ilan ng mga driver po rito, sanay nang gumamit ng Google Map o kaya po ng Waze. Yung Waze po ay kung saan ka pupunta na hindi mo alam, magsasalita po yon kung ikay kakanan o ikaw ay liliko. Pero minsan, mas mahusay yung driver kaysa sa Waze. Sabi niya, dito na lang ako dadaan, niloloko lang tayo ng Waze. Eh, mas alam nung Waze kasi nandurun siya sa itaas, yung satellite. Pinapakanan siya, dumiretso siya. Kaya pala sa pinapakanan, yung pupuntahan niya, maluwag lang sa umpisa, sa may bandang gawi-gawi pa doon,
napakasikip na ng traffic. Hindi siya sumunod doon sa sinasabi ng Waze. At pagkaraan, bandang huli, pagkasiliyan ang tagapagsalita, sasabihin niyan, nakarating ka na sa dulo, mali yung pinuntahan, bumalik ka na. No. Pagka po, buti na lang yung pong Waze ay hindi nagsasabing, ang tigas ng ulo mo, diyan ka tumuloy, babato ka na kita. Ano po, walang ganun po sa Waze. Pero po yung mga Israelita, they went the wrong way. Sa chapter 1 po, Malachi reminds the people of God's love. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya nga kayo nakabalik sa inyong lupang pangako kasi mahal kayo ng Panginoon. Kadalasan po, ang kabutihan ng Panginoon ang siyang dahilan para tayo po ay manumbalik at magsisi sa ating mga kasalanan. Dito po si Malakias ay kanya pong kakausapin at pangungusapan ang mga Israelita na kung saan po ay half-hearted sa Panginoon. Ang kalahati ng puso ay nasa Panginoon, ang kalahati ay wala, nasa mundo na kanilang ginagalawan. Ano po ang nangyari? Binigyan po nila ang Diyos ng lahat ng tira na lang nila. At ang pinakamagandang larawan po na ginamit ng Panginoon para madali nilang maintindihan ay ang patungkol po sa kanilang kabuhayan. Ang nangyayari po kung ano yung tira at naubos na nila lahat ang magaganda at doon sa tira na yon sa kanila hahatian ang Panginoon. Para pong ganito ang dating. 10 mansanas, lahat ng malalaki at magaganda ang inuna nilang kinain at binigyan yung kanilang mga anak o yung iba pa. At pagkaraan nung matira po ay 2 na lang, sabi po nung mga tao na ito, parang ganito po ang larawan, ang gagawin naman po nila ay hahatiin po sa 10 yung 2 mansanas at pagkaraan yung isang bahagi, yun ay ibibigay sa Diyos. Ano po ang nangyari? Ang ibinigay na lamang po sa Panginoon ay yun pong mula doon sa kulang. Saan natin pagpapalain ang Panginoon? Mula ba doon sa malaking binigay niya o mula doon sa mga natira na lang? Saan mo pinagpapala ang Panginoon? Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Maging sa oras po natin, sa lakas natin, ano ang inuuna natin? Malakay reminds the people about God's love. Mahal kayo ng Panginoon. Inuna kayo ng Panginoon. Unahin din natin siya. Sa chapter 2, the priests were no better than the people. Yung pong mga tagapanguna ay halos gano'n na rin, katulad na rin ng mga taong kanilang mga pinangungunahan. Nawala po yung apoy ng kanilang mga pagsamba. They lost the passion to worship God. Now, ito po, dinaanan ito ni Pastor CJ. Daanan ko na rin po sa inyo ngayon. Ang kagandahan po na nabalik ang face-to-face worship. Pakinggan niyo po ako. Ang napakaganda po. Kasi magpe-prepare talaga kayo para pumunta sa bahay-sambahan. Totoo po ba yun? Amen. Hindi naman kayo sasamba po ng may muta-muta pa kayo. Totoo po ba yun? Magpe-prepare ka. Maghahanda ka ng isusuot mo. Kahit hindi bago, basta malinis isusuot mo. Yung maayos ka. Pero alam niyo po, pagdating sa online service, kung ano na lang ang abutan, naku, yun na nga eh. Online service na lang, hindi pa yung video ng live stream natin ang tinututukan mo. Ang pinakadelikado pa, may nagpa-pop up na mga message sa messenger mo. At gusto mo sila lahat ma-accommodate. Hindi nangyayari sa inyo, hindi po ba? O hindi nyo pinapanood po yung ano? Ano po ba nangyayari? Nawala po yung passion for worship. Dito rin po sa church. Pakinggan nyo po ako.
Kapag ka po ang nangyayari sa inyo, ganado kayong makinig kasi gusto nyo yung nagpipreach. At kapag hindi yun yung gusto nyong pakinggan, hindi kayo ganadong makinig. May problema po sa puso nyo sa pagsamba sa Panginoon. Hello? Kapag hindi nyo gusto yung song leader, lalabas kayo, saka na lang kayo babalik, may problema sa puso natin. These people lost the passion to worship God. At mula po sa mga bagay na ito, hindi na itanong ng mga Israelita, nasaan na kaya ang Panginoon? Hindi nila maranasan ang Diyos. And in fact, magmula po sa Book of Malachi, hanggang bago dumating po si Jesus Christ sa Book of Matthew, yung Malachi hanggang sa Book of Matthew, alam niyo po ba, 400 years ang pagitan nun. At sa 400 years po na yon, hindi nangusap ang Panginoon sa mga Israelita. But when God started to talk to them, God started to talk to them again, not by the prophet, but by Jesus Christ, nung isilang na ang Panginoong Jesus. Ang gusto lamang po ng mga Israelita ay mag-show up ang Panginoon. Hindi nila itanong, nasaan na ang Panginoon ngayon? At doon po sa kanilang mga panawagan na yon na mag-show up ang Panginoon, God send His messenger. God promises to send His messenger. At mula po sa dalawang talata na ito, ay kukuhanin natin yung timpo na ito, return to God. Manumbalik tayo sa Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, manumbalik na tayo sa Panginoon. Gusto niyo po bang personalin yung katabi niyo? Sabihin niyo, manumbalik ka na ng totoo. Ayaw niyo pong sabihin kasi mas madiin niyang sasabihin sa iyo. First, we need to return to our unchanging God. I am the Lord and I do not change. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Return to our unchanging God. Sabi po ng Panginoon, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Here is the good news. Nagbago ka, lumayo ka sa Panginoon, hindi ka na ganun kainit sa Panginoon, hindi ka na mainit, hindi ka pa malamig, maligamgam ka, pero ang Diyos hindi pa rin nagbabago ng pagmamahal sa atin. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Amen. God is speaking in the first person. Yun pong salitang Lord, o yung pangalan pong ginamit niya na Lord, yung Panginoon, ang ibig sabihin ay, He who is, siya yun. Ipinapakita po, it refers to His immutability and unchangeableness. Ipinapakita po nito ang hindi nagbabagong Diyos. At yung pong sumunod na mga praise ay ganito po ang pagkakasabi niya, I, the Lord, do not change. Ako ang iyong Panginoon ay hindi nagbabago. To not change means God can be counted on. He does not waver or falter because He is faithful. Hindi siya nagbabago, kaya naman mapangahawakan natin ang salita ng Diyos. Amen. Mapangahawakan natin ang pangako ng Diyos. Yung katabi niyo po, yung mahal niyo sa buhay, pwede niyong panghawakan ang pangako niya, pero dahil tao siya na katulad mo at katulad ko, sasablayan sa pangako niya, ang Diyos lang ang hindi sumasablay sa pangako. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. When God says, He does not change, means God is constantly the same. He never changes. Wala ka nang maidadagdag sa Kanya, wala ka rin mababawas sa Kanya. Manlamig ka man at lumayo sa Diyos, mainit pa rin ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Amen.
lumaki man ang kasalanan mo, mas malaki pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon. What He is today, He always was. Kung sino siya ngayon, siya rin yung nakaraan. Kung sino siya ngayon, siya rin ang magiging Diyos sa kinabukasan. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen! Amen! Palakpakan namin natin ang Panginoon. Bawat bahagi ng katangian ng Diyos sa ngayon, yun din ang katangian niya nung mga nakakaraan. Yun din ang katangian niya nung likhain niya ang lahat ng bagay. At yun din ang magiging katangian ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. God is not a human. He is superior beyond the sphere of humanity. Kaya po, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng tao. Magkaminsan po, ang tingin ng mga tao sa Diyos ay mapagparusang Diyos. Pag may kalamidad ang iniisip nila, pinaparusahan na tayo ng Diyos. Kasi ang natutunan niya nung siya'y bata, eh yung malupit yung magulang, dahil ang Diyos ay tinatawag na Ama, ang tingin niya din sa Diyos, malupit. Hindi po malupit ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos na nakilala natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Dahil hindi po siya tao, hindi kailangan ng Diyos na magsisi ng kasalanan sapagkat wala po siyang pagsisisihan. God doesn't lie. He promises and fulfills, nangangako, tinutupad. He is the creator and the source of life. Sabi po ng Joel 2:13, rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, is slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Sabi ni ng Panginoon, sa pamagitan ni Joel, magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Alam niyo po ba na mapapaniwala natin ang lahat? Ako, mapapaniwala ko ang lahat. Pero ang Diyos, alam niya kung sino ako. Totoo po ba yan? Ganun din naman po sa bawat sa atin. Pwede kang mag-pretend sa kasama mo na ganun ka. Pero ang alam ng Diyos kung sino ka talaga. Amen. Hindi nagbabago ang Panginoon. Return to our unchanging God. Second thing is this. Return to our untiring God. Bumalik ka sa Diyos na hindi napapagod. Amen. Amen. Ang Diyos ay hindi napapagod. Karanasan po ng mga marami pong mga nagmahal sa mga magulang o mahal sa buhay na yung mahal sa buhay nila ay nagkasakit. Yung mga tagapag-alaga po nila, napapagod. Lalo na kapag ka po hindi na maintindihan ang nagiging ugali ng pasyente, yung kumakalinga ay parang napagsasabihan pa ng hindi maganda. Alam niyo po, yung mga nag-aalaga, napapagod. Pero tayo, kahit ano po yung sabihin natin sa Diyos, kahit sumama ang loob mo sa Diyos, hindi napagod magmahal ang Diyos sa atin. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Sabi po ng verse 7, Malachias 3 verse 7, ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Makikita po natin dito, yun pong kasabikan ng Panginoon, yung sabik niyang puso, na yung mga Israelita bumalik sa Kanya. Pansinin niyo po ito. Ang Diyos po ay hindi lalaki, hindi rin siya babae. Pero para ilarawan paano siya magmahal,
minsan pinapakita po yung masculine gender. O minsan naman po ay pinapakita yung feminine gender para pong isang nanay. Pansinin niyo po yung nanay kung paano minahal ang kanyang anak. Nagpaalam naman nung umalis. Pero minomonitor pa saan nakarating. Totoo po ba yan, mga nanay? Pag hindi nag-message, nag-aalala na hanggat wala sa bahay ang kanyang anak, nag-aalala ang nanay na ito. Meron bang nanay na ganun? O meron kayong kilalang nanay? O kumusta anak mo? Ah, malay ka doon, bahala nga siya sa buhay niya. Masagasaan na siya ng pisong kung gusto niya. Meron ba nanay na ganun? Meron, may tililing. Pero ang Diyos, hindi siya napapagod sa atin, ang tiyaga ni Lord sa atin. Lingunin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, tiyaga talaga ni Lord sa iyo. Niniwala po ba kayong matiyaga si Lord sa atin? Yung mga Israelita, they broke the faith with the faithful God. They broke the covenant. Nagtalo-sira sila doon sa tipanan nila sa Panginoon. Pero ang Diyos gumagawa pa rin ng paraan. Siya ang nangungusap, gumagamit ng propeta at sasabihin niya, return to me. Hindi po kaya ang lahat ng nagaganap na ito sa buong mundo, alam niyo po ba na hindi lang sa Pilipinas bumaha? Sa iba po yung mga lugar, mas bumaha. Mas nahirapan din po sila. Alam niyo po ba ang isang dahilan noon, gusto ng Panginoon na ang mga tao manumbalik muli sa Kanya. Amen. Pinababalik lang ng Diyos ang mga tao sa Kanya. This call to return to me or to return to God is a recurring theme in the books of the prophets. Maski po kay Jeremiah, sabi niya po sa Jeremiah chapter 3, verse 12 to 13, iniutusan niya akong magpunta sa ilaga at sabihin sa Israel, manumbalik ka, taksil na Israel! Hindi na kita kagagalitan sapagkat ako'y mahabagin. Hindi habang panahon ang galit ko sa iyo. Ang Diyos po pag nagalit, madaling lumilipas ang kanyang galit. Ang mga tao, kung hindi rin lang mararanasan ang pagpapatawad ng Diyos, hindi magpapatawad sa iba. Kausapin mo ang tao na yon, kala mo'y maayos na maayos. Ay, wag mo na akong intindihin. Lahat ng ginawa niya sa akin, kinalimutan ko na ang lahat ng yan. Pero pakiusapan mo yon, ha? Kaibigan mo yun eh. Wag na wag magpapakita sa akin, aabutin siya. Na? Ang Diyos hindi. Hindi kanya wawarningan ng ganon. Kahit na sumama ang loob mo sa Diyos, pag bumalik ka, yayakapin, papatawarin, papikita pa rin ng Diyos, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Jeremiah 3:14, sabi po ni Jeremiah, magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil na anak, sapagkat ako ang inyong Panginoon, sabi pa ni Yahweh. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Larawan po na kahit na ang mga Israelita'y malayo ng uso sa Diyos at mapahamak dahil sa kanilang mga ginawa, mula po sa kanilang mga angkan, ang Diyos ay kukuha po ng mga pili o mga remnant para po manatili ang bansang Israel. Sabi po ng verse 22, manumbalik kayo mga anak na taksil, sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Tingnan niyo po ang mga pananalita ng Diyos. Sinasabihan niya pa lang ang mga Israelita na manumbalik kayo, pero pinaunan niya na, pinatawad ko na kayo. Hindi pa sila bumabalik sa Diyos, pinatawad na sila ng Panginoon. Para pong sa kapanahon na natin ngayon, hindi pa nagsusuko ng buhay ang tao sa harapan ng Panginoon, pero ang Diyos ay naglaan na ng kapatawaran nang si Kristo Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nakalaan na ang kapatawaran sa lahat ng lalapit sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.
Bakit po sila pinanunumbalik ng Panginoon? First, they failed to revere the Lord. Nakaligtaan na po nila. Sumabit po sila sa pagbibigay po ng paggalang sa ating Diyos. They failed to revere the Lord. Hindi nila naparangalan ang Diyos. Hindi nila kinilala ang Diyos na siyang nagligtas po sa kanila. They failed to revere the Lord. Secondly, they failed to honor the work of God in the temple. Hindi nila pinarangalan ng Panginoon doon sa mga gawain sa templo. Pansinin niyo po ang kanilang mga problema nung panahon po na yon. Ang templo po ng araw ay meron pong mga temple minister. Ang mga Levita po ay hindi na po pinagtrabaho sa labas. Hindi rin po sila binigyan ng sarili nilang mga lupain. Sila po'y titira sa templo sapagkat maglilingkod sila sa Diyos habang nabubuhay. Kaya naman po, inatasan ng mga Israelita na bahagi ng kanilang mga kabuhayan ay dadali nila sa templo para po magamit doon po sa mga pangangailangan sa templo. Gayun din naman po sa church, kaya po may mga offering para magamit po, hindi po ng pastor lang, kundi lahat ng pangangailangan sa church. Hindi po ito para pagmalaki, pero para makita nyo lang po kung paano ang church ay umabot. Pag tinanong nyo po yung grupo nila Sister Gina, ang finance team, saka po yun ng mga nagpack, ay halos 300 piso po ang isang pares po nung pack na pinamigay po sa mga tao. Ang pinak po ay 300 kasi kasama po malolos, kasama po yung taliptip. Alam niyo po ba kung magkano yun? Nasa 90 po yata yun. Pero alam niyo po ba yung ating pong mga offering lang? Yung para po sa donations, sa relief. Nasa mga 10,000 lang. Ibig sabihin po noon, kapag tayo po yung mga nagkakaloob, nagagamit po sa maraming mga bagay na pangangailangan ng templo. Nakaligtaan po yun ng mga Israelita. Inuna nila ang kanilang kabahayan. Nagpaganda sila, nagpalaki ng mga bahay, lahat ng pangangailangan nila, inuna nila, nakalimutan nila. Nakalimutan nila yung para sa templo. Nung nabubuhay pa po si Pastora Ruth, ang lagi niyang sinasabi, ibibigay naman ng Panginoon yung para sa atin. Ito, imbis na gamitin natin para sa ipapatayo nating bahay, unahin muna natin sa gawain ng Panginoon. Pero nagabahay din naman kami. Alam niyo po, hindi ka makahihigit sa pagkakaloob kapag ang Panginoon ang bibigyan mo. Totoo po ba yun? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Now, the issue about the Israelites during the time of Malachi is about trust. Paano nila pagtitiwalaan ng Panginoon? Gayun din sa panahon natin, paano mo pagtitiwalaan ng Diyos? Yes, kailangan natin ang minimum health standard. Kailangan nating maging maingat kahit saan po tayo pumunta. Kailangan nating magpalakas ng immune system. Kailangan po nating malusog tayo saan man tayo pumunta at ingatan ang ating mga sarili pati ng ating pamilya. Pero ang tanong, ano ba ang pinagtitiwalaan mo, ang pag-iingat mo o ang Diyos na nag-iingat sa iyo? That's the issue. Sa mga Israelita, ang problema po nila ay ang issue of trust. They failed to trust God. Sa maliit na bagay na meron sila, babahaginan ba nila ang Diyos para mapagpala sila ng Panginoon? Pagtitiwalaan ba nila ang Diyos? Hindi po nila napagtiwalaan ang Panginoon. Kaya po in verse 7 ng Malachi, sabi po roon, we see that God tells the people to return to Him. Manumbalik kayo sa akin. And part of the process of purification is to restore the relationship between us and our God. Sabi ko po sa isang kausap ko na nagkakaroon ng problema
sa relasyon sa kapwa niya tao. Simple ang problema mo. Habang may problema ka sa relasyon mo pataas, may problema ka sa relasyon mo dito sa baba. Naunawa niyo po ba yun? Parang krus ni Kristo, kailangang nakatayo siya ng maayos. Yung relasyon sa Diyos dapat maayos, maaayos din ang mga relasyon sa iba pa. Amen. Pag hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos, kahit nagsusumikap ang mga kasamahan mo sa bahay at kasamahan mo sa church para maging maayos kayo, dahil ikaw ay hindi maayos ang relasyon sa Diyos, hindi magiging maayos ang pakikipagrelasyon mo sa iba. Subukan mong maayos ang relasyon mo sa Diyos, maaayos ang pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lastly, return to our unassailable God. Now return to me, and I will return to you, says the Lord of Heaven's armies. But you ask, how can we return when we have never gone away? Bakit po unassailable ang Diyos? Hindi mo siya matatalo, hindi mo malulupig ang Panginoon. Hindi mo siya basta-basta malulusob para lang siya italunin. Ang ginamit po kasing term dito, ang sabi po rito ay Lord of Heaven's armies. Siya ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan. At kung siya ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan, papaano mo siya tatalunin? Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa iyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo kung hindi naman kami lumalayo sa inyo? Alam niyo po ba itong problema ng mga Israelita sa panahon po ni Malachi? Hindi nila alam na sila ay nalayo sa Diyos. Problema po ito ng mga nanlalamig. Hindi rin nila alam na nanlalamig na sila. Ni hindi na rin nila alam na hindi na pala sila nagbabasa ng Bible. Ni hindi na rin nila alam na sila pala'y madalang ng manalangin. Hindi nila alam na sila'y nalayo na sa Panginoon. Encourage mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti ka pa ang init-init mo kay Lord. Bakit hindi niyo po masabi? Kilala niyo po ba yung katabi niyo? Yung mga Israelita po sa Old Testament, kilala nila ang Diyos ng ganun na lamang. Kapag tinignan po natin ang paggamit po nung Lord of Hosts o kaya po nung Lord of Heaven's Armies, mula lamang po sa Book of Samuel hanggang sa Book of Malachi, meron pong 200 beses na ginamit yon, Lord of Hosts, Lord of Heaven's Armies. Pero pag buong New Old Testament po, makikita po yon na nagamit po yung Lord of Heaven's Armies or Lord of the Sabbath or Lord of Hosts na meron pong mahigit 270 beses na nagamit. Na ang ibig sabihin po, ipinapakita po nito na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Isa pong pangyayari na naganap sa mga Israelita ay sa panahon po ni Joshua na ginamit po yung Lord of Heaven's Armies. Doon po sa chapter 5, si Joshua ay maghahanda na para lusubin po ang Jericho. Pero tingnan niyo po, ang pinagawa sa kanya ng Panginoon ay ganito. Malapit na silang lumusob doon po sa ilang araw na lang, lulusob na po sila sa Jericho. Pero ganito po ang nangyari. Sabi ng Panginoon, tuliin mo ang mga kalalakihan. Now, sa mga nanay, ay sa mga lalaki din. Alam niyo po, kapag ang bata sa panahon ng bakasyon ay tinuli, alam niyo po ba yan? Ano nangyayari po sa mga bata? Hindi iyan makalakad ng matino. Masakit po yun. Ito po ngayon si Joshua.
sapagkat namatay na ang halos ang 2 milyong kasama ni Moses. At ang natira na lang si Joshua at si Caleb. Ang bagong henerasyon ay kinakailangang maging maayos sa Panginoon sa pamamagitan ng purification rites. At ang isa pong gagawin doon ay ang pagtutuli. Pero lalaban po sila, dapat malusog, maayos po sila at walang nararamdaman sa katawan. Pero ano sabi ng Panginoon? Pinatuli niya, pinasircumcise niya lahat ng mga kalalakihan, nalulusob sa labanan. Could you imagine that? Makikipagdigmaan kayo, tapos hindi maayos yung mga kalalakihan, paano lalakad yun? May hawak na si Bat. May hawak na pana. Paano? Nakikita niyo po ba yun? Ano ang gustong pakita ng Panginoon? Pagtitiwalaan niyo ba ang lakas ko para matalo ang mga taga-Jericho? O pagtitiwalaan niyo ang kakayanan niyo? Inilagay sila ng Diyos sa wala na silang kakayanan para matutunan nilang magtiwala sa Diyos. Bumagsak ang pader ng Jericho. Nakuha nila ang lugar na yon. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil malakas ang kanilang Panginoon. Woo! Come on! Come on! Come on! You could see the military battle. Kakaiba, hindi siya napapanalunan dahil marami kang kagamitang pandigma. Nananalo sila nung panahon na yon kasi natutunan nilang magtiwala sa Panginoon. Ang problema po ng mga Israelita, ito yung tanong nila sa Panginoon nung sabihan sila ni Malachi, manumbali kayo sa Diyos. Ito po ang sagot nila, how can we return when we have never gone away? Hindi ka mababago, hindi ako mababago hangga't hindi mo inaamin na may babaguhin sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa akin maraming babaguhin, ewan ko lang sa iyo. Ano po? Ano sabi ng katabi mo? Buti ka pa, maraming babaguhin sa iyo, sa ako talagang walang-wala na. Si Pastora Ruth lang din ang mausay magbiro niya. Pero alam niyo po, lahat tayo may babaguhin pa sa atin. Amen. Amen. Eh mga Israelita, alam niyo po ba, deklarado nila. Paano kami manunumbalik? Di naman kami lumalayo sa Diyos. Ang hirap pong iayos ng mga taong ganon. Yung alam niya, tama. Hindi niya alam, may tama siya. Hello? Naunawaan niyo po ba yun? Yung hindi niya alam na mali siya, mahirap baguhin yun. Kaya kahit anong i-share mo dyan, kahit anong paliwanag mo dyan, dahil alam niya wala siyang mali, hindi siya maiayos. Alam niyo po ba na si Job, pagkatapos ng chapter 2, nagsimula na po na lumabas kung ano'y dapat ayusin ng Diyos sa kanya. Mangangailangan pa siya ng napakahabang mga passage from chapter 3 hanggang chapter 38, 39. Hindi pa rin niya ma-realize kung sino siya. Ang alam niya pa rin, matuwid siya. Pero nung matutunan niya na, sabi sa chapter 40, noon narinig lang kita, ngayon kilala na kita. Nagsisi si Job, ni-restore ng Panginoon ang lahat. Maraming salamat. Kapag natutunan natin na may mali tayo, maitutuwid tayo ng Diyos. Kapag nalaman natin at inamin natin may kasalanan tayo, mapapatawad tayo ng Panginoon. Pero kapag ang tingin mo sa sarili mo'y maayos at ang iba'y mali, hanggat hindi mo nababago yung pananaw na yun sa buhay mo, hindi ka maayos ng Panginoon. Yung mga tao lang na lumalapit sa Diyos at umaamin kung sino sila, sila yung naaayos ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. They don't think they've done anything wrong. Ni hindi nila na itanong kung papaanong ang Diyos ay nagmahal sa kanila. Ang issue po ng prodigal son sa Luke chapter 15, pagkaraang nagpakalayo-layo siya, dala niya lahat ng kanyang mga kabuhayan. At nung maubos na lahat yon, siya po'y naging tagapag-alaga ng baboy. Siya po'y isang Israelita. Ang mga Israelita po ay hindi kumakain ng baboy, yung mag-alaga pa kaya. Para po sa kanila, kasuklam-suklam ang trabaho na yon. Pero po yung prodigal son, siya po'y naging tagapag-alaga ng baboy. At nung nanduro na siya, na-realize niya yung kung sino siya sa harapan ng Panginoon.
The question is, how did I get here? Paano ako nakarating sa lugar na ito? At mula doon sa kinakasadlakan mo, katulad ng prodigal son, how do I get back home? Paano ako makakabalik muli sa Panginoon? At ang prodigal son po na ito ay nakabalik sa Diyos. Let me put it this way. Sa bandang huli po, as we summarize it, first, we need to refocus on God's character. Kapag ang tiningnan niyo po yung sarili niyo, dalawang bagay na pwede mangyari. Sisihin niyo ng gusto ang sarili niyo at kahit napatawad na kayo ng Diyos, hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Pangalawa, makita mong wala kang mali at ikaw ay matuwid, mananatili ka ng makasalanang hindi mapatawad ng Diyos. Pero kung ikay matututong magpakumbaba at lumapit sa Panginoon at tingnan kung sino ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Refocus on God's character. The second thing is return wholeheartedly to God. Yung first part po ng verse 7 ay summary po ng pabago-bago pong pagtitiwala ng mga Israelita at pabago-bago nilang pagsunod sa Panginoon sa pagdaan po ng dantaon. Kaya po ang sinabi roon, ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Ang mga Israelita po, mga kapatid, ay ninanais ng Panginoon kung manunumbalik kayo sa Diyos, buong puso na kayong manumbalik sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, buong puso akong bumabalik kay Lord, ewan ko sa iyo. Parang ayaw niyo pong sabihan, ano? Lastly, relinquish control by trusting God. Hayaan niyo na ang Diyos. May magagawa ang Diyos sa sitwasyon natin. Amen. Ibigay mo sa Panginoon, ang Panginoon ang may magagawa sa buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us trust the character of God, refocus on God's character. God is so, so good. Amen. Tayo po tayo lahat.